So what's up guys, LG Videos here. So sa araw na ito, magre-review na naman tayo ng isang panibagong NFT game na kung saan libre natin malalaro at pwede tayong kumita araw-araw. So before tayo mag-proceed guys, make sure lang na nakasubscribe kayo sa ating channel at saka hit na rin yung like button ng mga video natin at yung notification button para lagi tayong updated sa mga video na ating ilalabas. At disclaimer lang guys, this video is not a financial advice, this is for educational purpose only. And guys, mag-invest lang kayo kung ano yung kaya nyong mawala. And do your own research na rin palagi kapag mag-e-invest. So yun lang, so let's go. So ayun nga guys, no, may isa na namang NFT na play to earn ang nakita natin at maaari nating laruin, no. So i-review ko lang to guys, ang pangalan ng game ay ang Shatterpoint. So ang Shatterpoint daw guys ay isang first skill based free to play blockchain action RPG gameplay for mobile. So sa mga mahilig sa mga RPG game dyan guys, so ito na yung time nyo, maaari na kayong maglaro ng game na pinakagusto nyo, which is RPG, no? At yung kagandahan nito guys is free to play siya. Hindi natin kailangan ng magbayad muna para ma-access natin yung laro. Hindi natin kailangan na bumili muna tayo ng NFT na character para makapasok tayo. No need na guys. So yun. So tsaka guys, before that, meron pala silang Discord. So make sure na makasali kayo sa kanilang Discord kasi nga yung 10,000 members ng Discord nila ay maaring maging pioneers ng laro. So kapag umabot tayo dun, isa tayo sa 10,000 players or members na nakapag-join ay maaring may mga benefits tayong matatanggap kasi nga pioneers tayo. So yun, so baba tayo. Tingnan naman natin guys kung ano pang nilalaman ng kanilang webpage. So you can see ang ganda ng laro, no. So ang game na daw na to, ang Shatterpoint ay created ng Black Games at Stuti. So kung titignan natin or isi-search natin ang Black Games at Stuti ay malalaking company ito guys ng mobile game na marami na din silang mga games na na-release, which is pumalo na din ng million yung kanilang mga downloads. So yun na nga. At saka ito, welcome to the Shatterpoint universe. So yun na nga guys, ito yung story ng kanilang game. So kung gusto nyong basahin guys, puntahan nyo lang kanilang webpage at ilalagay ko sa description yung link ng kanilang webpage, no. So hindi ko nababasahin guys kasi nga medyo mataas-taas ito, no. So ito naman yung mga screenshot guys ng kanilang game. So RPG game siya guys, no. So kung titingnan natin, maraming mga na-release na ganitong klase ng laro, pero sa tingin ko maganda kasi nga yung graphics niya at saka yung gameplay niya, ito yung loot na maaaring makuha natin, no, yung player, ito yung character mo. So yan guys, no, as you can see talagang maganda yung laro, yung gameplay niya. So screenshot pa lang to guys, wala pa silang nailabas na trailer. So dito muna natin makikita, pero kapag nailabas na nila yung game, so matitingnan natin kung gaano ba kaganda ang graphics at ang gameplay nila, no. So yun nga guys, so yan, ito yung mga items nila na maaari nating makuha sa laro. So yun, so baba tayo guys, tingnan pa natin, no. So choose a mighty warrior. So ito naman yung kanilang mga NFT warriors, no, yung mga character nila na NFT na. So meron sila si Shatutsu tsaka si Romeral Finley Schofield, By Knight, Sherry, Trevor. Yan, so yun yung mga NFT characters nila guys. So yun nga, libre natin silang malalaro, may ibibigay silang libre na character, pero mas maganda kapag bibili tayo ng kanilang NFT kasi nga mas malaki yung magiging beneficyo natin as player kapag NFT yung character natin. Pero kung for the meantime, tinitingnan pa natin yung laro, gusto pa natin i-enjoy muna bago mag-invest, no. So
yun, gamitin muna natin yung ibibigay nilang character. At sa mga naghahanap naman dyan at gusto maglaro ng libre para kumita, so tiis-tiis tayo guys, no? Kasi nga, iba talaga yung beneficyo na maibibigay ng isang normal character sa kaysa NFT character. So, baba tayo guys. So, immerse yourself in battle. So, only through battle and winning the extremely valuable Quantos resource can you survive in Shatterpoint. Alone against other player or as a team, you can strengthen your hero for whatever lies ahead. Yun na nga guys. So, meron silang dalawang klase ng gameplay nila. So, meron silang PvE, which is single player, which is yun yung nakita natin kanina sa screenshot guys. So, battle monster, build experience, explore the worlds, gain resources, and strengthen your character for the ultimate skilled combat, the arena battle mode. So, yun na nga. So, ito yun naman yung tinatawag kanina na arena battle mode. So, ito yun guys. So, player versus player. So, PvP. So, team up battle siya guys, which is battle and other players solo enter tournaments and special events and win the most valuable rewards in the game. PvP arena is where warriors become true heroes. So, yun na nga. Sa PvE daw, guys, is doon natin i-cultivate yung ating hero, no? Papasok tayo ng different worlds and makakatanggap tayo ng different loots kapag natapos natin yung PvE. At saka, kapag sa tingin natin na malakas na ang ating hero, pwede tayong pumunta sa PvP, which is yung makakalaban natin ay mga players na mismo. So, kapag naging top ranker tayo sa larong ito, syempre maganda at maganda talaga ang rewards na matatanggap natin, which is ito yung nakalagay dito, no? So, yun nga guys, tingnan pa natin. So, compete in seasonal challenges. So, Shatterpoint has been designed with free-to-play. So, sa mga naghahanap talaga ng free-to-play dyan, guys. So, this game talaga is designed for free-to-play. So, as a core philosophy, so ito nga yung philosophy ng game, guys, na they created an equal opportunity for all players to craft an NFT and progress through the game. So, yun na nga. So, we have an opportunity, no, na gumawa ng NFT, no, para mag-progress tayo sa larong ito, no. Yun yung kagandahan ng philosophy ng Shatterpoints, no. Hindi nila inaallow na mahirapan yung mga players na maglalagay muna ng pera para maka-earn, no, or maglalagay muna ng pera para magkaroon ng NFT. So, pero din yan guys, siguro sa pagdating ng kanilang marketplace, may mga NFT silang i-release na maaari natin bilhin. Or as for now, libre muna daw natin na libre nating malalaro siya at pwede tayong mag-craft ng NFT. So, yun yung kagandahan. So, at the end of the season, the universe collapse in on itself. So, yun nga, pag once nga end season na guys, so, magko-collapse yung world, which is yung story mode. No, not the story mode, but yung PvE mode good nila, guys. Yun, magko-collapse yun. Tsaka, the phenomenon known as the shattering. So, magre-reset lahat. So, all non-NFT heroes start back to their introductory levels. So, yun lang yung pagkakaiba ng NFT nila at yung normal na heroes lang. So, kapag normal heroes ka lang, kapag nag-end season na, kapag na-shatter na yung world, ay babalik ka sa level, which is yung level 1. No? Sa introductory niya. At saka, kapag NFT hero naman is the same pa rin. Hindi yun naiiba. So, yun na nga, guys. So, to give existing player an advantage over new player. So, yun. So, magkakaroon tayo ng advantage, no, as a NFT holder sa mga non-NFT holders ng mga player, no. So, maganda din yun. So, to give existing player an advantage over new players, they'll keep their runes, gear, and tokens. So, makikip daw natin yung ating runes, gear, at yung tokens natin. While devastating, everyone will have an equal opportunity to earn a hero NFT through the season's challenges. So, yun na nga.
So, through the season challenges, maaari tayong maka-earn ng NFT. So, huwag tayong madismaya guys no, sa mga free-to-play na mga players dyan. So, yun may hope pa talaga guys na makaka-build tayo ng mga NFT natin sa larong ito. So, the shattering games rise for the destroyed universe to be recreated for Shatterpoints following season with new NPCs, campaign modes to traverse and bigger world to discover. So, yun na nga guys. So, yun yung kagandahan nila. Hindi sila nag-stick lang sa the same na atmosphere ng laro. Iniiba nila ito sa panahon na mag-end season na, no? So, there will be new NPCs and campaign modes and bigger world to discover. So, yun nga. Tsaka, ito, Shatterpoint game features. So, meron silang different features, guys, which is yung seasonal content nila. The Forge, NFT items. So, leaderboard, daily rewards. So, may mga daily rewards ito, guys, no? Na maaari natin matanggap. At tsaka yung marketplace, no? As a play-to-earn ng mga games, meron talagang marketplace dyan, no? Kung saan doon tayo maaaring kumita ng malaki. So, yun, development partner. So, Istute, yun yung kanina, guys. So, they have game downloads. 1.5 billion, guys, yung download nila. 200 million active players nila. At saka, social media followers is 2.3 million. So, yun yung Istute, guys. Yung Black Games naman ay next generation game development and publish studio. So, yun. So, roadmap nila. So, ito yung roadmap nila. So, as for now, the community created. So, kaya nga, yun yung sinasabi ko kanina, guys. Make sure na makapasok tayo sa kanilang Discord, no? Kasi nga, yung community pa lang nila is bagong-bago pa lang na-create. So, yun, magiging isa tayo sa kanilang mga pioneer members, no? So, and then, 2022, quarter 2, light paper release. So, sa kanina, hinalap ko yung white paper nila. So, wala pa talagang white paper, guys. So, sa quarter 2 pa ito ng 2022, marirelease. Yung gameplay video release nila, yung trailer nila, sa quarter 2 pa yun marirelease, guys. At saka yung NFTs sale, which is yung mga heroes na isasale nila. So, sa quarter 2 din yun, guys. At saka sa quarter 3 naman, white paper release, cinematic trailer release. So, NFT sale rounds, SHA token launch. So, yun, ito yung pangalan na kanilang tokens, SHA tokens. So, in 2022, quarter 4, web marketplace launch. So, close alpha, 3-player world, PvE campaign and skirmish, PvP 1 versus 1, no? Doon naman marirelease. At saka sa 2023, quarter 1, PvP 3 versus 3, QA testing. At saka 2023, Q2, quarter 2, open beta nila. So, 2023 pa natin maaaring malaro yung game, guys. So, full game launch nila is sa quarter 3 and quarter 4 ng 2023. So, yun. So, yun yung mga nakaset nila na plans for this game. So, don't miss out. So, ito yung sasabi. Don't miss out, guys. Na talaga makapasok sa kanilang Discord. So, yun. So, I hope, guys, na nagustuhan nyo yung video natin sa araw na to. At saka, make sure, guys, na nakasubscribe kayo, no? To support our channel, no? Tsaka patuloy pa rin tayo na magre-review ng mga free to play na mga NFT game. So, yun. So, thanks for watching and God bless.